So, umpisahan na natin ang pagluluto. Una, isain muna natin yung malagkit. So, hindi ko na pinakita dito kung paano gawin kasi katulad lang din ng pagsaing. Pag nagsaing tayo ng kanin, ganung process lang, same process. So, 1:1. Kung ako ang magsasaing ng malagkit, 1:1. 1 cup of malagkit na bigas, tapos 1 cup din ng water. So, ang ginamit kong gata dito ay yung pinakita ko dun sa una, yung nakapack na, ROAD ang brand. Wala kasing, wala akong nakita ditong nyug na kinakayod sa market. Tsaka hindi ko rin alam kung saan magpapakayod kung meron man. So, haluin lang natin. Yung fire ko dito ay, medium. Tapos, kapag nag-umpisa na siyang kumulo, huwag mo siyang, dapat mindful, huwag mong iwanan kasi pag kumulo yung gata, mag-overflow ba? So, dapat nakabantay ka lang talaga. Pwede rin naman, pahinaan mo lang yung apoy, pero matagal kasi, kaya ako, medium to high yung ginagawa ko, pero hindi ko siya iniiwan. Mabilis lang naman siya mag-oil. Tapos, yung sugar na ginamit ko ay hindi yung brown cane sugar siya. Yung kung sa atin, sa Bisaya, ang tawag namin ay kinugay. Pag sa Tagalog naman, yung Muscovado sugar, yun yung ginagamit. Kasi pag gagamit ka yung regular na brown sugar, yung kulay ng mo, maputla. Yung product niya, final output ng biko mo ay maputla. So, ang ginamit ko yung Muscovado sugar para siyang mag-dark. So, dito naman sa ginawa ko, yung nabili kong Muscovado sugar, masyado naman siyang dark. Kaya, makikita nyo mamaya, masyadong itim. Parang chocolate ang kulay. Pero, okay naman ang lasa. Hindi siya masyadong matamis. Sakto lang din. So, ayan. Malapit na siyang mag-oil. Madali lang talaga kapag puro. Kung sa kung nagpakayod ka ng nyog, dapat yung ipapiga mo na siya, hindi mo siya lalagyan ng water para pure gata talaga siya. Madali lang siyang mag-oil. So, ayan, halo-halo lang. Tapos, huwag talagang iwanan para hindi siya umapaw. Masasayang yung gata.
So pag ganito, ready na ang ating latik. Ilagay natin siya sa strainer at i-set aside siya para mamaya ito yung gagawin nating topping sa ating dito. So masarap 'yan dahil yung latik na 'yan, 'yan ang magpapa neutralize ng lasa. Nagbibigay siya ng parang salty taste dun sa ating biko. So pag sobrang tamis yung biko mo, parang siya magtawag dun, parang magpantay na siya ba, nag-complement yung lasa ng latik na medyo salty dun sa lasa ng tamis ng ating biko. So, nakuha na natin yung ating latik. Lalagay na natin ngayon ang ating sugar. So yan, kung napapansin nyo, nilagyan natin siya ng water. So i-mix muna, tapos ihalo na dun sa oil. Ayan, kumulo na yung ating mixture. So, pag kumulo na siya, wag natin talagang iwanan. Dapat nakabantay lang tayo palagi kasi anytime aapaw, sayang yung mixture mo. So, pag malapot na siya at sa tingin nyo ay nag-melt na yung sugar, pwede natin ilagay yung sinaing natin na malagkit. So, mga ilang minuto lang yan, okay na siya kagad. So, mas mabilis ang pagluluto ng biko kapag pina-oil yung gata. Madali siyang lumapot. So, makakasave ka sa kuryente mo or sa gasol mo kapag pag pure gata ang gagamitin mo at paanuhin mo siya palatikin. So, ayan. Ready na. Ready na siya. Lalagay na natin yung malagkit. Pag nasa ganitong stage ka na, dapat yung fire mo low na lang siya para hindi masunog yung sauce niya. So, ang fire ko dito low na lang. Tapos, pag nalagay mo na lahat yung malagkit, yung sinaing na malagkit, and haluin mo na siya. Kung mapapansin mo, masyado siyang basa. Mas marami yung yung sabaw kaysa dun sa kanin. Bang, mas maganda yun kasi pag lumamig yan, hindi na yan siya basa. Sakto lang yung kanyang texture or tawag dun. Kasi pag marami din yung kanin, tapos yung parang sauce niya kaunti lang, parang tuyo na siya. Matigas siya masyado mamaya pag lumamig or pag kinabukasan, matigas siya. Pero pag ganyan, tulad ng ginawa ko na yan, masa siya. Kahit abutin niya ng kinabukasan, sakto lang talaga yung hindi siya
tuyot at hindi siya matigas. Yan, nahaluin mo lang siya. Titigilan mo lang siya pag medyo sticky na. Hindi na siya masyadong basa din. Yung okay lang talaga. Ikaw lang din ang magtansya. Depende sa preference mo. Pero sa akin yan, okay na yung ganyan. Parang lumabas na yung oil. So, stop na ako dyan. So, dahil marami ako ditong almond nuts, nilagyan ko siya. Nag-experiment ako. So, marami ang nilagay kong almond nuts. Yan. Pero yan, optional yan. Depende lang sa iyo. Kung anong gusto mong i-add. Pwede ka rin naman dyan mag-add ng peanuts. Yung dinikdik na manik. So, sa akin, dahil mayroon akong stock na almond nuts, kaya nilagyan ko siya. Okay na sa akin ng ganitong consistency ng biko. Lumabas na yung oil niya. So, pinatay ko na yung fire at isa-set aside ko na to papalamigin para i-transfer dun sa lagayan. So, ayan. I-transfer na natin yung ating biko. So, ang ginawa ko dito, dalawang cups ng rice ng malagkit, tapos 500 ml na gata at 2 cups ng brown sugar. So, ayun lang. Madali lang naman siyang gawin. I-try nyo sa inyong tahanan. Madali lang gawin at masarap pa. So, masarap ito. Perfect na i-partner sa inyong kape sa umaga or tsaa, milk tea or kahit anong gusto nyo na i-partner dito. Para sa akin, masarap siya sa kape sa umaga. So, ito ni malamig na to. Tapos, hindi siya masyadong matigas. So, I hope nagustuhan nyo ang video ito. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan po na mag-subscribe at i-click ang bell button po. Maraming salamat!